The racing was as hot as the weather in round 2 of the 2024 Philippine Autocross Championship Series held at the Fartlings Estate. Race weekend takes us the highlights. As a female racer, I don't really feel any pressure being in a male-dominated sport, but it really gives a good feeling na nakaka-keep up and like, alam mo yun, nakakasabay even if babae. Siyempre, it's a male-dominated sport and para may ma-prove din na, you know, kaya rin ng mga babae na mag-dominate din na male sport. And siguro yung flexibility kasi nakakapagod nga naman talaga with the chicanes and turns. So siguro yun yung advantage being a female racer. My goals for this season is, of course, get the championship for the ladies class and novice overall. Napansin ko ngayon, marami ng race series pwedeng salihan na autocross. Tapos ang ganda nung venue kasi ang lapit sa Manila. So dati kasi kailangan palaging bumiyahe papuntang Bulacan, papuntang R33 sa Pampanga. Ngayon, sobra accessible ngayon ng racing. Dahil matagal-tagal na rin ako nag-autocross, mga 4 years na, yung natutunan ko talaga mostly is, lalo na pagbaguhan ka, medyo gigil ka, kabado ka, natutunan ko yung importance na magiging calm, tapos yung in the moment ka lang, para walang mistakes, in the zone ka lang, ganyan. Yung skill na yun, yun yung pinaka-importante, I would say. Mas na ano siya ngayon, mas na-upgrade siya, mas maraming sumasali, and paganda ng paganda yung palaro. Target ko ngayon, makuha ko ngayon yung overall best time and then buong taon makuha yung overall champion. . 2024 is turning out to be one of the hottest years for local motorsports, and we're not just talking about the weather. Autocross is just one of the many events that racers and racing enthusiasts are flocking to this year.